Hi guys, this is Alan again and welcome to my YouTube channel. So, medyo seryosohin lang natin yung mga topic natin ngayon. Hindi naman, very light lang. Wala, kasi ngayong hapon, naisip ko lang, parang 5 years from now, ano na kayang ginagawa ko, nasaan na kaya ako. So, inisip ko, first, saan ako sa platform ko talaga na tinake ko. Siguro, 5 years from now, dapat, hindi naman dapat, parang ini-aim ko na, yun, makapag-work nga ako sa Hollywood. Di ba? Ang taas. Hindi, pero yun talaga yung explanation ko nung bago kami graduate. Sinabi, tinanong ako ng isa kong prof, parang how do you see yourself 5 years from now, nabulol pa nga. So, sabi ko, yun, siguro, dapat, nandun na ako sa platform ng sa Hollywood. Ewan ko kung bakit kasi nga, di ba kagaya nga ng sinabi ko, kung napanood niyo yung unang-una kong video, gustong-gusto ko yung course ko kasi ang dal-dal ko talaga. Tapos, if ever naman na kung 5 years from now, wala ako sa Hollywood, baka, oh guys, hindi pamilyado, hindi ako papamilya. Baka siguro, nasaan na din ako, nasa isang magandang entertainment na company. Like, ano ba mga magagandang entertainment company ngayon? Hindi ako pwede ata mag-disclose. Basta yung mga entertainment company, like yung kapag mag-create kayo ng mga talk show or mga solo companies, gusto ko maging part ako nun parang sa creative, creative group ako mapupunta. Kasi gusto ko talaga lagi is yung parang mag-create ako ng kung ano-ano, yung mga naiisip ko. Gusto ko kasi laging binibigay yun. Tapos siguro naisip ko din, baka gawa na yung ilong ko nun. Tingnan mo na talaga. Hindi, baka gawa na yung ilong ko nun. Kasi sabi nila, ang one of the insecurities daw ng babae is nasa face lagi. Guys, para sa, ewan ko kung tama yun ah, pero parang minabasa lang ako na gano'n, hindi, nakalimutan ko kung saan, disclaimer lang, ngayon baka naman sabihin yung magbibida-bida ako dito. Parang ang sabi kasi nila, ako kasi, ang dati ang insecurities ko, yung ilong. Okay lang sa akin yung iba, basta yung ilong. Parang feeling ko kasi ito kasi yung center of attraction pag sa mga tao, yung ganda ng ilong, ganda ng mata, parang gano'n. So baka inisip ko, baka, 5 years from now, ang ganda na ng ilong ko nun. Kasi syempre, di ba, maganda na yung career ko. Ang last naman na naisip ko, dahil nga, di ba, I'm starting my new platform or career dito sa vlogging, inisip ko rin na, ayun nga, na siguro baka 5 years from now, sina rin ako sa mga tinatawanan ng mga mga madlang tips. Char, we're done. Ng mga madlang people. Kasi gusto ko mag-trending. Ano kayang feeling nun? No, yung pag magta-trending ka, tapos puro tawa-tawa lang yung mga pinagagagawa ng mga tao. So, yun, baka, ayun yung parang three na naiisip ko. Tapos yung pang fourth, parang inisip ko na maging part ako ng isang film. Hindi ko pa kasi masyado napapakilala yung sarili ko. Gusto ko maging part ng isang film. Hindi sa maging artista guys ha. Maging part ng production nila. Kasi kung kilala nyo, kung yung mga nakakilala sa akin, mahilig talaga akong, yung parang ang creative ng pag-iisip ko minsan kapag pag sa mga film. So parang ang dami kong naiisip na i-suggest sa kanila. So parang iniisip ko na ayun, kung magiging part ako or kung magiging part ako ng film 5 years from now, dapat ayun yung parang yung mga parang pang Leonardo DiCaprio. Yung mga parang Titanic yung eksena ng mga gusto ko, yung mga ganun yung mga film na gusto ko, yung pang malakasan talaga. Tapos pang mas, hindi naman pang mas, yung parang alam mo yung pag pinanood ng mga tao, hindi makakalimutan agad yung nagawa niyong film. Gusto ko ganung film, gusto ko maging part ako nun. Actually, medyo madami-dami yung mga naiisip ko 5 years from now. Tapos, yung isa pang naiisip ko na after 5 years from now, naiisip ko siguro nakasettle na ako sa gusto ko talagang bansa. Hindi ako
sa Pilipinas. Hindi lang dahil hindi ko, ayoko yung Pilipinas, guys. Baka sabihin nyo, paka-arte ko naman. Hindi, parang naiisip ko kasi talaga, mag-settle ako sa ibang lugar. Yung parang tatanda ako, yung ganyan yung tatanda ka sa ibang lugar. Ayoko nung tumanda sa, ayoko muna, parang ayoko kasi tumanda sa Pilipinas. Parang hindi ko kasi talaga nakikita yung sarili ko. Para sa akin lang yun ha, baka sabihin nyo, nag-inalte ako dito. Parang syempre, di ba, mga ngalat na ngalan tayo, taas-taasan ko na. Tapos, gusto ko nag-work ako sa Hollywood. Ayun talaga yung target ko, guys. Actually, nung tinitake ko talaga yung mascom, tapos, which is yung broadcasting pala, sorry. Ayun talaga yung inspiration ko lagi. Lalo na yung, mayroon ako naging prof na naging part siya ng Hollywood dati. Parang isa sa mga production daw doon. Iba yung pressure, oo. Pero sabi niya, sobrang nakaka-fulfill daw ng damdamin. Damdamin. Kaya sabi ko, oh, actually, nung di pa niya kinakwento yun, yun talaga yung gusto ko. Kasi parang, ewan ko, parang iba kasi yung ano, parang iba kasi talaga kapag yung mga ibang, pag ewan ko ha, para sa akin, parang feeling ko iba yung atake. Binading na talaga. Parang iba kasi yung, ang tawag doon, parang iba yung, hindi mo masasabing attitude eh. Parang iba yung ano niya, iba yung feeling pag yung mga ka-work mo hindi yung kadugo mo. Parang nakakadagdag ng pressure. Gusto ko yung mga ganyan, parang nape-pressure na ako. Ganyan. Kaya sabi ko, ano, baka mas maganda yung makukuhang experience kapag doon ako. Doon nag-start yung growth ko. Parang halimbawa, di ba, nag-growth na ako dito, may grow na ako dyan, nag-work na ako sa ganito. Tapos, gusto ko kung magsisettle ako, gusto ko sa ibang bansa ako mag-work, which is sa Hollywood talaga. Kasi pangarap ko talaga siya, at oo, mataas siya para sa akin, pero, di ba, mali mo naman, di ba, next year, nandun ako agad sa production. Tapos, nag-create na ako ng film. Kahit hindi naman ano, kahit hindi naman part ng big production, kahit mga small production lang, pero yun nga, gusto ko talaga maging part ng production ng Hollywood. Yun talaga yung pinaka-main na naisip ko. Nung naisip ko tong question na parang 5 years from now, ano yung gusto ko? Kung ano yung nakikita ko? Ganyan. So, gusto ko maging part talaga ako nun. So, yun lang. Medyo kakaiba lang. Hindi naman kakaiba. Medyo matataas talaga yung mga nakikita ko sa sarili ko parang 5 years from now na gusto ko mangyari sa akin. So, hindi naman ako sobrang tanda, guys. Baka sabihin nyo, sobrang tanda ako na bakit ganun yung mga naiisip ko. Ganun talaga yung pananaw ko kahit nung high school pa ako. Kahit medyo pilya-pilya tayo, ganun talaga yung mga naiisip ko. So, yung mga kabataan, yung mga parang pa-high school or pa-transition na ng college, comment kayo or kung sino man yung tapos na kayo mag-college. Tapos, syempre, di ba, kahit nag-work tayo, may mga course tayo na hindi naman natin talaga na-purpose. Iba yung napupuntahan nating work. Okay lang yun. Pero comment kayo kung may mga ganong thoughts din kayo pag, alam mo yun, pag mag-isa kayo or kapag wala kayo naiisip. Sabihin nyo naman, comment kayo dyan. Comment down below kung may mga naiisip ko yung ganong, thoughts na 5 years from now. Kasi para sa akin, kahit naman lumagpan, di ba, 5 years from now, sinabi ko nung college ako, nasa, ganitong plan firm na ako, tapos hindi ko natuloy. Ini-extend ko kasi siya. So, parang, ayun yung parang goal ko pa rin. Hanggat hindi ko, parang kahit isa sa mga yun, hindi ko nakuha. Parang nakaset pa rin siya sa akin. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yung mga naisip ko. Hindi ko lang kasi alam kung may sense ba siya para sa inyo. Pero gusto ko lang i-share. Kasi, para sa akin, para sa akin, importante kasi na nagsiset pa rin tayo ng goal sa sarili natin, lalo na pag-personal growth. So, yan lang. Again, this is Alan. Thank you for watching my video. Don't forget, guys, to follow and subscribe and hit the notification bell. Yun na. So, yun lang. Bye for now.